Gagawa tayo ng homemade cream cheese! Sa paggawa ng homemade na cream cheese, kailangan natin gumamit ng full cream milk. Meron tayong powdered na full cream milk at liquid. And I know may magtatanong kung pwede ba ang ibang milk. Kaya subukan na din natin gumawa ng homemade na cream cheese gamit ang Bear Brand. Unahin natin ang full cream na powdered milk. 2 litro ng tubig ang gagamitin ko. At this point, hindi pa nakasindi yung ating apoy ha. Etong gamit ko ay parang maliit na kawa pero pwedeng gumamit ng kaldero. And then ilagay na natin ang 2 cups ng ating powdered full cream milk. Tunawin natin ito ng mabuti bago natin sindihan ang kalan. So dapat walang lumps. At kapag natunaw mo na ang ating gatas, sindihan na ito. Initin natin ang gatas over high heat until malapit na sa boiling point. So hindi natin siya pakukuluan. Dapat mo lang ma-reach ang simmer point. Kung gusto mo na konti lang ang gagawin, hatiin mo lang ang given na measurements ng ingredients. So bali kalahati ng bar ang magagawa mo. At ayan na, mainit na ang ating milk. Hinaan natin ito at maglagay na tayo ng white vinegar. 6 tablespoon ang ilalagay natin, pero pakonti-konti ang paglalagay. 2 tablespoon na muna ang ilalagay natin ngayon, tapos mamaya naman lalagyan naman natin siya ulit. Tapos i-mix natin siya gently para hindi natin ma-break ang curds. So makikita nyo na fo-form na siya ng curds dahil naglagay na tayo ng white vinegar. Kung wala kayong white vinegar, pwedeng gumamit ng lemon. After few seconds, magdagdag tayo ng white vinegar. And then again, i-mix natin gently. Malalaman nyo kung tama na ang nailagay na white vinegar kapag hindi na puti ang liquid. Makikita nyo yan mamaya na maghihiwalay ang curds at whey. Ilagay na natin ang natitira pang white vinegar natin. Diba, pansin na pansin na yung difference nila. Mas clearer na yung liquid. Again, i-mix lang natin gently para hindi masira or pumino ang ating curds na na-form. Naghiwalay na talaga ang curds at whey. Ang ganda ng curds na form natin. So, patay na natin ang kalan at strain na natin ang curds. Ipatong natin ang strainer sa isang bowl. And then, ipatong natin dito ang ating malinis na tela. And yes, mas maganda kung cheesecloth ang gamit. So, ngayon, ibuhos na natin dito ang ating curds and whey. Kailangan talaga na may tela or cheesecloth para makatch niya ang pino na curds. Tapos, tanggalin na muna natin ang whey para hindi mababad yung ating curds. At mag-ingat dahil ito ay mainit. Ito yung whey, sabi nila mayaman talaga ito sa protina. So, pwede mo itong inumin. Yung iba naman ginagamit sa marinade or brine. Ibalik natin ang curds sa ating sieve. At hayaan natin itong tumulo pa for 15 minutes. And if ever sumobra ka sa 15 minutes at naging dry ang curds, kumuha ka lang ng konting whey at ilagay mo sa curds. After 15 minutes, ilagay natin sa food processor or blender ang ating curds. Etong aking food processor ay maliit pero tamang-tama lang para dito. Maglagay tayo ng konting asin. Pero kung gusto yung dagdagan ay okay lang din. Pero para sa akin, konting asin ay tama na. Pero since homemade ito, pwede mag-adjust ka sa gusto mong lasa. Yung iba nga naglalagay sila ng herbs, so pwede mo talagang gawin siyang flavored na cream cheese. So i-blend na natin ito para maging smooth ang ating curds. At eto na ang ating cream cheese. Ayan, so maganda na ang texture niya. Ito ay pwede nang gamitin, pero kung hindi mo pa gagamitin, pwede mo siyang ilagay sa airtight na container, tapos ilagay mo lang sa refrigerator. So, mas nagiging firm ang cream cheese kapag nailagay sa ref. And yes, mas maganda kung may cling wrap. Ayan, sa ingredients na ginamit natin, nakagawa tayo ng isang bar ng cream cheese. Takpan natin at ilagay na natin sa ref. Ngayon naman, gawin natin ang full cream milk na liquid. So, same procedure lang sa pagluluto, ang difference lang, ito ay 1 liter na liquid at lalagyan natin ito ng 3 tablespoon ng white vinegar. So again, initin natin ito bago natin lagyan ng white vinegar. Alam nyo ba, kahit 1 liter lang ito ng full cream milk, makakagawa ka ng 1 bar ng cream cheese. Medyo malaki yung difference nila dun sa ating unang ginawa dahil diba yun ay 2 liters na kapag produce tayo ng 1 bar ng cream cheese. Eto, 1 liter lang ng full cream milk, 1 bar agad ng cream cheese. So kung hahatiin mo yung measurements na ginawa natin sa una, half lang ng bar ng cream cheese ang magagawa. Sunod naman, gawin natin ang Bear Brand na powdered milk. Same procedure lang pero ang ginamit kong tubig ay 1 liter
liter lang, 1 cup naman ang Bear Brand na powdered milk, at 3 tablespoon naman ng white vinegar. So expected na konti lang ang magiging produce natin dito. So again, tunawin na muna natin ang ating powdered milk bago natin sindihan ang ating kalan. At kapag mainit na ang ating gatas, lagyan na natin ng white vinegar. Etong ating curds ng ating Bear Brand. So pansin nyo, mas light ang kulay at mas malambot. Eto ng ating cream cheese na galing sa ref. So nag-firm na siya, so pwede na nating tikman. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, eto ng ating mga cream cheese. So meron cream cheese dito na sa grocery talaga galing. Para meron tayong comparison, ito yung ginagamit ko lagi na brand ng cream cheese at yung isa dahil mas mura at gusto ko yung lasa niya kasi balanse lang, hindi matapang. Yung isa na ginagamit ko ng Magnolia, mas ano yun, mas salty yun. Ito hindi, nasa light na side siya. So, tikman natin para ma-compare natin. Amoyin ko na muna. Smooth yung texture niya. And andun yung maasim-asim na medyo maalat. Pero mas angat yung asim niya. Ngayon naman, tikman na natin ang ating homemade na cream cheese. So, unahin natin ito. Yan. Amoyin ko. Parang wala siyang smell. Meron konti. So, eto na. Texture muna tayo. Medyo hindi siya smooth. Medyo meron siyang natawag ba ng parang gritty, hindi naman siya nakaka-butter, kaya okay lang. Yung texture niya, creamy na, medyo may gritty, konti lang. Sa lasa naman, hindi siya ganun ka-asim. Unlike nito, eka, tikman ko again. Pag sinabi kong maasim, hindi yung maasim na parang ang asim. Hindi ganun ha. Ganun talaga yung characteristic ng cream cheese. Medyo may asim na medyo salty. Pero ito, sa salty side niya, hindi din ganun ka-salty kasi nga, yung inilagay natin na salt ay super konti lang. So kung gusto mo na mas salty, syempre pwede mong dagdagan. Next naman, ito. Ayan. Yun din, yung smell hindi ganun ka. Hindi talaga kagaya nito na pag smell mo parang meron ka talagang maamoy. Ito, hindi. Same sa ng texture. And mas pansin ko ang asim nito. Parang ganito. Mas pansin ko talaga yung asim niya. Sa salty na side, hindi din ganun ka-salty. Same din ito kasi same lang yung amount na inilagay ko na salt sa powdered natin na full cream milk. Next naman, ang tikman natin ay ang ating homemade na cream cheese na ang gamit natin ay Bear Brand. Eto siya. Eto kasi, inilagay ko lang dito para comparison. Eto kasi, ang gamit ko niyan ay eto. Inilagay ko lang sila para makita natin kung gaano kadami yung na-produce niya na same quantity yung ginamit ko. Different powder, pero same lang yung quantity. The water and the powder na gamit ko ay pareho lang. Para malaman nyo kung ano yung result niya. So, eto siya. Pansin nyo, ang cream cheese na na-produce natin sa ating Bear Brand ay konti lang. Same quantity, pero konti lang siya. And mas soft. Talagang mas soft siya. Kung tingnan nyo. Eto, meron pang resistant.
Ayan. Pero, eto, eto, tignan nyo. Oh, wala siyang resistant. Napaka-soft niya. So, ngayon, tikman natin. Mm, mas maasim siya. Sa salty na side, same lang din. Pero yeah, mas maasim to and soft. So ngayon, I know ang tanong nyo, cream cheese ba talaga? Magkalasa ba talaga? Yes, cream cheese po siya. Sa lasa lang, syempre magkaiba kasi para din bumili ka ng ibang brand ng cream cheese. Diba hindi lahat ng brand ng cream cheese ay magkakapare-pareho yung lasa. Ganun din siya dito. Kung tatanungin nyo na cream cheese ba talaga, yes po. May slight difference lang pero hindi naman nalalayo. So possible na possible siyang gawin sa ating mga dessert na kailangan ng cream cheese. Alam nyo, hindi ito ang first na video na makikita nyo paano gumawa ng homemade na cream cheese. Na naging interesado lang ako dahil nung Christmas and New Year, alam nyo ba, nagkaubusan ng cream cheese sa grocery. As in, hindi ko lang alam sa lugar nyo, pero sa amin, nagkaubusan talaga. Eto, wala to. Meron akong stock noon, pero konti lang talaga. Iba kasi ako kapag namimili ng cream cheese, gusto ko na meron akong extra. Nung pumunta ko ng grocery, meron pa ako sa bahay, siguro mga dalawa or apat. Gusto kong bumili para, alam mo yun, pag maubos, meron agad ako. Yun lang, pagpunta ko dun, wala talaga. Sabi ko, paano kung wala talaga akong cream cheese sa bahay tapos naubusan sa grocery? So, eto, nakita ko yung mga video na about paano gumawa ng homemade na cream cheese. Kaya eto, sinubukan ko siya. Iba-ibang full cream milk, may liquid, tapos may powder. At paano kung walang ganito sa grocery, mahanap mo? Ang very common, meron tayong Bear brand, which is okay naman. Yun nga lang, iba yung texture niya. Pero okay lang na ganun yung texture niya kasi yung lasa, swak naman, na pwede mo siyang gawin sa mga dessert recipe na kailangan ng cream cheese. So, itatanong nyo kung pwede siyang gamitin sa mga recipe na kailangan ng cream cheese. Yes, pwede siya. Pwedeng-pwede. And yeah, gagawin natin to sa ating susunod na mga recipe video na kailangan ng cream cheese para masubukan natin. So, abangan nyo yon. And eto ha, isang litro ng full cream milk ang ginamit natin dito pero hagawa tayo ng isang bar ng cream cheese. Samantalang ito, ang dami natin inilagay na powdered milk tapos 2 litro ng water ang ginamit natin, same lang sila ng quantity na na-produce. So, I think, hindi ko lang alam kung sa ibang brand, ganun din yung mapuproduce mo na cream cheese na 1 litrong ganito. Hindi ko lang alam. Eto kasi, eh, nakamura ko nito. Kasi ito ay 2 for 150. Oo. And ang shelf life nito ay 7 to 8 days. I-observe nyo siya sa 7 day. Tikman nyo kung okay pa. At kung okay pa, observe nyo naman siya sa 8, 9, and 10th day kung okay pa siya. Kasi syempre, depende din yan sa lamig ng ref nyo and contamination. Baka madumi yung nilagyan mo na box or container. So, at mas maganda na tight din yung lalagyan. So, eto, i-wrap ko siya sa cling wrap. Tapos, ilalagay ko na naman siya sa ating container pa. And kung gusto nyo, lagyan yung homemade cream cheese nyo ng ibang flavor. Like, pwede lagyan nyo ng chives. Kasi diba yung iba sa ibang bansa, nilalagyan nila ng ibang flavor. Yung kanilang cream cheese. Para, alam siguro, ano, appetizer, ganun. Pwede to appetizer kasi. And yes, excited ako na gamitin ito sa ating next na recipe video. Siguro next na video natin, gamitin natin ito para makita nyo talaga yung result. So ayan, sana gustuhan yung recipe natin ngayon. Ciao! At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang mga donuts ni Miss Criselda. Eto naman ang kanyang mga cakes. Ground Floats by Miss Carmi.
eto din ang mga creation niya ng mga cakes. Meron ding mga cake si Miss Angeli. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Talagang inspirasyon kayo sa akin at sa mga nanunood. Ang ganda lahat ng mga creations ninyo, nakakaakit talaga. Nakaka-proud talaga kayo, nahahasa nyo yung talents ninyo. Sana hindi kayo magsawa sa pagtambay sa channel natin. And again, salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!